Hi guys! Welcome back to CharlesPac.tv. So for today's vlog, pag-uusapan natin kung ano-ano yung mga dapat malaman bago ka bumili ng Chow Chow. Okay? So kung bago ka lang po sa akin channel, please like and subscribe and click the notifications bell below para maging updated sa ating mga panibagong videos about sa mga fur babies natin. So ito, may guest tayo dito ngayon. Ito si Calvin Klein. He is 7 months old pa lang. And he is a bird type. Bird type po ng Chow Chow. By the way, madami kasing klase ng Chow Chow. May lion type at saka bird type po. Cream color siya. So, as usual, tulog na naman siya. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat malaman kung balak niyong bumili ng Chow Chow. Okay? So, para sa akin, so disclaimer lang guys ha, di ako veterano sa mga aso, bago lang po ako as a breeder. So, yung mga sasabihin ko is yung mga nalalaman ko lang po. So, ito na naman, may supply ako dito. By the way, katatapos ko siya. Ang hugasan yung ganito niya, kasi sobrang, alam niyo yun, dumihin talaga. Tingnan niyo, oh. Ayan, malinis na naman siya. O, diba? Ang bongga. So, ganito yung bird type na Chow Chow. Diba? Ang ganda. Huggable talaga. Huggable pang Chow Chow. Handa ka na bang maging katulong nila? Okay? So, pag may Chow Chow ka kasi, pag bumili ka ng isang Chow Chow, kailangan mo talagang mag-exert ng efforts. Kailangan mo mag-exert ng more time para sa kanila. Kasi, syempre, sobrang... So, parang ako ngayon, ito siya. Isa pa lang siya sa mga alaga ko. So, sobrang as in talaga. Pag love mo yung isang aso, syempre, yung effort, papakita mo sobra-sobra din. Kung balak mong bumili ng Chow Chow, kailangan mo malaman na may... By the way, he is 7 months old pa lang and then yet ganito na siya kalaki. Nasa ano na po siya? Nasa 14 kilos na po siya at 7 months old. So ganito siya. Kaya pinagda-diet ko siya ngayon kasi nga sobra na yung kilo niya. Hindi na siya makakita masyado. So kung gusto niyo bumili ng Chow Chow, kailangan maging handa kayo. Maging prepare kayo sa mga magiging posibilidad na mangyayari pag may Chow Chow kayo. Kasi tingnan nyo guys ah. Itong fur pa lang nila. Ganito yung fur ng Chow Chow. So, ito yung balahibo nila. Ganito. Kailangan mong i-maintain. Ayan. Kailangan nyo i-maintain yung buhok nila. Kasi kung hindi nyo ma-maintain ito, magkakabuhol-buhol. Ito, lagi yung sinusuklay. Kailangan everyday isama nyo sila sa daily routine nyo. So, pag love niya talaga yung mga alaga niyo, syempre, kailangan niyo silang sama. Kung dati, pahiga-higa ka lang, ngayon, pag may chow-chow ka, syempre, kailangan mo silang pakainin 2 times a day. By the way, 2 times a day lang po sila kumakain, yung mga aso ko. Dog food pa rin yung kinakain nila. So, kung gusto mo magkaroon ng chow-chow, handa ka na ba magkaroon ng isang lion sa iyong bahay? So, sabi kasi nila, may dalawang uri ang Chow Chow. May isang bird type na gaya nito at may isang lion type. Wala kasi si Chanel, nasa baba pa siya. So, ito pa lang. Tsaka si Gucci pa lang yung nandito. So, kung gusto nyo magkaroon ng isang lion sa inyong bahay, bumili kayo ng Chow Chow. Lion daw kasi yung pag-ugali nila eh. Pero para sa akin, parang hindi. Parang sobrang, alam mo yan. Pero itong si bird type lang kasi ah. Pag bird type kasi parang tutulog lang siya. Parang gaya nito, natutulog na naman siya. Kahit buhat-buhat mo siya. Oh. Diba? So sabi nila, pangit daw ang galing ng Chow Chow. So sa nakikita nyo, pangit nga ba? Tingnan nyo ah. Ito siya. Pag balak nyo bumili ng Chow Chow, kailangan nyo i-prepare yung sarili nyo sa pagsusuklay. Mas madalas nyo suklayin yung buhok nila kaysa sa sarili nyong buhok. Dapat maging handa kayo sa part na yun. Kasi so sa buhok pa lang nila, kailangan nyo na mag-exert ng more efforts para sa pagsusuklay. Kasi pag hindi nyo yan ma-maintain, magkakabuhol-buhol yung mga buhok po nila. Ayan. So dapat maging handa ka dun. Bagay na yun. Next, handa ka na bang maging nanay ng sobrang spoiled na anak? Sobrang spoiled kasi po talaga nila. As in, alam mo yun, mas sobrang magasto sila kaysa sa anak mo. Mas sobrang kailangan nila ng pag-aalaga kaysa sa sarili mong anak. Kung ready ka na sa bagay na yun, well, bumili ka na ng Chow Chow. Yung tipong nagwawalis ka pero ikaw pa yung mag-excuse, ikaw yung mag-a-adjust para sa kanila kasi hindi talaga sila tatayo. Okay?
Kung in short, pag handa ka na maging katulong nila, bumili ka na ng chow-chow. Tingnan nyo guys, sobrang ang daming buhok, ang daming balahibo. Kasi nga, nagsishred yung balahibo niya pag nakadikit sa'yo. Dito ka kasi, bebe. Next is, handa ka na ba sa mga ugali nila? Kasi ang dami kong nababalitaan dyan. Yung chow-chow nila is nangangagat. Yung chow-chow nila, ayaw nila na makasalamuhan ng ibang tao. Ayaw nilang may gagalaw sa kanila. Ayaw nila nahahawakan. Ayaw nilang... Basta, ayaw nila na nabibiglang hawakan. Unless, pag ikaw yung may-ari. Okay? So, ang chow-chow, yung territorial na sinasabi nila is totoo po yun. Territorial talaga sila kasi amo lang talaga nila yung gusto nila. Madalas, o kung kahit sino yung madalas nilang kasama. Madalas, karamihan ng chow-chow is amo lang talaga nila yung gusto nila. Kasi nga, dun lang sila lumaki. Siyempre, pag chow-chow naman yung aso mo, hindi mo naman pwede i-outdoor, diba? O hindi naman pwede magala sila sa labas, diba? Kasi siyempre, nanakawin at nanakawin yan. Kaya nito, sobrang mukha lang siyang sweet, pero ako lang talaga yung nakakahawak sa kanya. Yes, totoo, territorial yung chow-chow. Pero, nasa amo kasi yan kung paano mo palakihin yung alaga mo. Dapat ang gawin natin is baby pa lang, salamuhan na natin sila sa mga bata. Dapat hindi sila nakakulong, hindi sila naka-leash, o hindi sila nakatali. Para sa ganun, hindi sila maging aggressive. Totoo na territorial ang chow-chow, pero nasa pag-aalaga pa rin. Paano sila palakihin, ganun din po yung magiging result paglaki nila. So habang bata pa lang, habang puppy pa lang, dapat isalamuhan nyo na sa madaming tao. Pag fully vaccinated na po ha, kasi hindi pwedeng ilabas yung isang aso pag hindi pa siya fully vac. Bago ka bumili ng chow-chow, kailangan mo malaman na hindi sila budget meal. O yung gusto nila, madami kasi nagpo-post eh, madaming may gusto ng chow-chow. Kasi nga, ang ganda ng itsura nila, parang bear. Pero yung pagdating sa budget, sinushort nila o tinitipid nila. Pag gusto mo ng isang chow-chow, kailangan yung budget mo, huwag mong tipirin. Kasi, paano mo bubuhayin yung isang aso kung sa pagbili pa lang sa kanila, hindi mo na-afford? Pangit naman yung bibili ka ng isang aso, tapos hindi mo kayang buhayin, di ba? So, kailangan, dapat mong malaman na hindi sila budget meal. Dito kasi sa Cagayan, ang bentahan ng chow-chow with PCCI is 25,000. So, yun po yung bentahan natin dito sa Cagayan. At saka, pag bumili ka ng chow-chow, dapat siguraduhin mo na pure breed yung makukuha mo. Okay? Siguraduhin nyo na pure breed yung makukuha nyong chow-chow para pera ninyo hindi masasayang. Kasi madami diyang breeder na nanloloko ng kanilang mga customers. Sinasabi nilang pure breed yung binebenta nila pero hindi pala. Kailangan masigurado nyo na pure breed siya. Siguraduhin yung afford nyo sila bago ka bumili ng chow-chow. So, ang dami kasi mga may alagang aso na para magka-aso lang. Para maipakita lang may aso sila. Kaya kung kagustuhan lang magka-chow-chow, tinitipin nila. So, wag po ganun lang. Once na tinipin mo na yung pagbili mo, what if, di ba? Paano na lang kaya yung mga maintenance niya? Lalo na yung mga katulad nila na talagang highly maintenance po talaga yung kailangan. Kasi lagi sila sa vet, kailangan yung mga multivitamins nila, o yung kung mga may kailangan sila, what if nagkasakit sila? Yun yung isaisip nyo, what if nagkasakit yung aso ko? What if nagkasakit yung chow-chow ko? Kaya ko bang i-provide yung pangangailangan niya? O kaya ko bang magamot? Ang dami kong nakikita sa Facebook na humihingi sila ng tulong kasi nga, di ba, wala silang pampagamot. Sa yun, sa mga kailangan nyong malaman, kay bumili ng chow-chow. Hindi po sila budget meal. Depende pa rin po sa klase and depende pa rin po sa line. Kung import sila, mas mahal din po yun. Okay? Para sa akin kasi, mas magastos yung chow-chow kaysa sa sarili mong anak. Mas magastos sila sa pagkain, mas magastos sila sa vitamins, pagkasakit yan, kailangan mo nang dalhin sa vet. So, dapat, next na i-prepare nyo yung sarili nyo is kailangan mo maging handa sa responsibility bilang isang far mom o far dad. Kasi, ang pagkakaroon ng isang aso ay parang pagkakaroon din ng isang anak. Siyempre, pag mahal mo yung anak mo, gagawin mo lahat para hindi siya magkasakit. Gagawin mo ang lahat para maipagamot siya in case na magkasakit siya. So, kailangan mo maging handa sa bagay na yun. Next is, kailangan mo maging handa sa pag-uugali nila. Ayan tayo sa pag-uugali. Pag-uugali nila kasi para sa akin, alam nyo yun, para sa akin kasi yung ugali ng isang chow-chow. Eto, sobrang bait nito. Wala akong masasabi dito, wala akong problema sa ugali niya.
Pero yung isang aso ko, si Chanel, bigla siyang nananakmal pares. Kasi yun si Chanel, lion type kasi siya. So sobrang kulit niya, sobrang playful niya, sobrang ayaw niya sa ibang tao. Even ngayon yung nag-aalaga sa kanya. Once na may ayaw siya, talagang agatin niya, ganun. So yun, dapat maging handa ka sa bagay na yun, sa ugali nila. Kasi nga, minsan talaga nakakatakot. Sabi ko nga, depende pa rin yun sa pagpalaki. Pag gusto nyo bumili ng chow chow, huwag nyong i-expect na nakikipaglaro sila, na nakakasama nyo sila sa pag-jogging. Kasi that's a no-no. Kasi sobrang tamad nila, as in. Parang si Calvin, pag kunwari ni-walking ko siya, first way, okay pa siya. Pero pag pabalik, mahihiga na lang siya bigla sa daan. Tapos syempre no choice ka, diba? Kundi buhatin mo na lang siya. So hindi mo talaga aasahan na mag-playful sila. Huwag mong asahan na ganun po sila. Kasi sobrang mabilis sila mapagod, sobrang tamad nila, sobrang antukin nila, maya-maya tulog sila. So kung balak mo din bumili ng isang chow-chow, handa ka na ba na maging isang katulong? Alam mo yung tipo na bumili ka ng aso para may magbabantay sa'yo. Pero ang katotohanan yan, ikaw yung magbabantay sa kanila. So ikaw talaga yung magiging katulong po nila. Kasi ikaw yung tagaligo, imagine yung ganitong kakapal ng buhok nila. Kailangan mo yan paliguan. Sa isang pagpaligo pa lang, umaabot na ako ng mahigit isang oras. Isang oras pagpaligo plus blowers. Sa pag-blower po, sobrang tagal talaga. Kasi as in, sobrang ang hirap matuyo ng balahibo nila. Kailangan mong ihanda ang sarili mo na maging isang katulong ng aso mo. So kung handa kang maging isang katulong, bumili ka na ng chow-chow. Bora na to! So yan, pag gusto mo bumili ng chow-chow, kailangan mo din malaman kung pure breed ba siya or worth it ba yung pera na bibili mo sa kanya. Paano malaman kung pure breed yung aso niya? Kailangan nyo malaman na yung tenga nila is maliit lang talaga siya. Tapos, tongue nila is kulay dark blue or violet. Yun talaga yung nature ng chow-chow. And then, sa itsura din po, nakikita talaga kung pure nga ba yung chow-chow nyo o hindi. Bago kayo bumili ng chow-chow, kailangan nyo munang isearch kung ano yung mga line ng chow-chow o yung mga tsura ng chow-chow. Para sa ganun, hindi po maging sayang yung pera nyo. Kaya nito, tingnan nyo to, yung tenga niya, ganito lang siya kaliit. Halos wala ka makitang tenga niya actually. Kasi sobrang liit lang po yung tenga ng chow-chow. Ito rin yung nagiging isang asset nila. Kasi ang cute, di ba yung ibang aso kasi ang lalaki ng tenga nila. So sa chow-chow kasi, sobrang liit din po ng tenga nila. Ito lang siya. Ito lang yung tenga nila. Tapos yung tongue, hindi ko alam kung makikita nyo yung tongue. Pero ayun, kulay blue-violet po yung tongue niya. Kung handa ka sa mga bagay na binanggit ko, bumili ka na ng chow-chow. Kasi kung babalak kang bumili ng chow-chow at napanood mo yung video na to at handa ka maging sa mga sinabi ko, pwede ka nang bumili ng chow-chow. Till our next vlog guys, thank you so much sa panonood. And hopefully sa next vlog natin is makikita-kita po ulit tayo.